Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ipinagdiwang ng mga PhilAm sa Philadelphia ang 4th of July holiday sa Amerika. Dalangin nilang maprotektahan ang demokrasya ng bansa sa darating na halalan sa Nobyembre. Nagpapatrol, Don Tagala. Dama ang patriotic spirit sa Philadelphia, ang tiniguri ang birthplace ng kalayaan sa Amerika sa naging pagdiriwang ng 4th of July Independence Day sa bansa. Ang kauna-unahang 4th of July celebration ay ginanap sa Philadelphia sa taong 1777. Sa taunang parada ay bida ang makatotohanang representasyon ng Amerika na binubuo ng iba't ibang lahi, mula sa Philly natives at ang kanilang local beauty queens hanggang sa iba't ibang immigrant groups na bumubuo ng Keystone State. Taas noong ipinagmamalaki ng bawat grupo ang kanilang kultura kasama na ang Filipino-Americans. Being sort of like the cradle of democracy is very important, and Philadelphia is just a beautiful city, and being able to celebrate 4th of July is both a United States citizen and as a person of Filipino descent, it's really important to me. Dumating ang kauna-unahang Pinoy sa Philadelphia sa pamamagitan ng pagsisilbi sa Navy, sa South Philly kung saan matatagpuan ang mga Navy Yard din nanirahan ang mga sumunod pang Filipino sa lungsod. Noong taong 1900s, na-recruit sila bilang messmen at steward sa US Navy. Lumobo na sa halos 30,000 ang mga Pinoy sa Philadelphia ngayon, at naging bahagi na sila ng selebrasyon ng 4th of July dito sa mga nakalipas na dekada. It's very special to bring folks participate in the parade that I've never had a chance to. It's very special to represent your culture and for folks to see you represent your culture and be seen. Para sa PhilAms, ang 4th of July ay isang double celebration. Tinigurian din itong Filipino-American Friendship Day para gunitain ang paglayan ng Pilipinas mula sa Amerika noong 1946. Consequential din kung maituturing ng ilan ang selebrasyon ngayong taon dahil sa nalalapit na U.S. election sa Nobyembre. There's definitely a lot to think about, especially being a young person. A lot of my future will be influenced by this election, but I think remembering our roots and taking lessons learned from our ancestors and bringing those into the future is important to remember. Dasal na mga PhilAm sa Philadelphia na sa 250th anibersaryo ng 4th of July sa 2026 ay patuloy pa rin na matatamasa ng lahat ang kalayaan at demokrasya sa bansa. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, Philadelphia, Pennsylvania. Isang Pinoy chef mula Mindanao ang dumayo sa Jakarta, Indonesia para magturo ng mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng Pilipinas. Nagpapatrol, Wendy Palomo. Diplomasya sa pamamagitan ng pagkain o food culture sharing ang isa sa mga paraan para ipagdiwang ang 75th anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Indonesia. Kaya dinala ng Philippine Embassy sa Indonesia kasama ang Central Rizal Jakarta, Department of Foreign Affairs at National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang respetadong Pinoy chef na si Dato Sharif Pendaton sa Jakarta para magbigay ng lecture at cooking demonstration sa mga estudyante sa Trisakti Institute of Tourism. Ibinida niya ang culinary arts at gastronomy ng Muslim Mindanao. I hope to be able to impart this love of food to you as well. But this time around, food of the Philippines, to you as students, you will be the future chefs, you will be the future hoteliers, and you will be the future hospitality leaders in the region, if not the world. Ipinakita ni Chef Sharif kung paano lutuin ang piya paranaa manok, kuning, palapa, at sangkerat. The Philippines cuisine, I very taste like it's very similar to Indonesian food because from the ingredients it's so similar. The dessert of banana dessert, we call it in Indonesia kolak pisang. It's already all the same ingredients. Besides, we usually to make it with the palm sugar. And for the rice, it's so similar to Indonesian. We call it nasi kuning. And also for the chicken one is very similar to us. It's like ayam urap, chicken with the coconuts. So similar. And I glad to taste the Philippines food.
I really enjoy you for today. Looking forward to Philippines if I have a change in the future. At dahil magkalapit lang ang Indonesia at Pilipinas, di nagkakalayo ang mga pagkain dahil halos magkakapareho rin ang mga flora at fauna nito. Indonesia and Filipina almost have the same culture, almost the same flora and fauna. That's why the food ingredient almost the same. Natutuwa si Chef Sharif dahil ang kanyang paglilibot at pagbabahagi ng kaalaman ay nagiging platforma niya sa pagpapalaganap ng mga pagkain galing ng Mindanao. We want to share the nuances of our cuisine, of our gastronomy, and in particular, we want to share the cuisine of Muslim Mindanao. When I do talks, we talk about Filipino food in general, sometimes with a focus on Muslim Mindanao, but always looking at it vis-a-vis the other cultures of Southeast Asia. Nakapag-lecture na rin si Chef Sharif sa Kuala Lumpur at Brunei Darussalam. Pagkatapos sa Jakarta, tutungo naman siya sa Dhaka, Bangladesh. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Halos 200 kabataan ang sumabak sa Filipino Middle East Regional Talent Identification and Exposure Camp sa Dammam, Saudi Arabia. Layo na aktibidad na makadiskubre ng mahuhusay na basketball players na iimbitahan sa summit camp sa US at sa isang torneo sa Pilipinas. Nagpapadrol, Florante Catanus. Puno ng excitement at sigla ang higit 110 kabataang Pinoy, Amerikano, Saudi, Greeks, Lebanese, Australiano at Afrikano. Kasali sila sa tatlong araw na Phil Middle East Regional Talent Identification and Exposure Camp sa Dammam, Saudi Arabia. Pinungunahan ng founders ng PhilAm Nation Select na sina Chris Gopez at Alex Cabagnot at guest coach na dating PBA head coach na si Chris Gavina ang pagbibigay ng intensive drills at skills development program sa mga kabataan. Nanggali pang Jeddah, Riyadh, Dammam at Al-Khobar ang mga babae at lalaking kabataang manlalaro na edad 19 anyos pababa. So, the whole idea here is to select the top players here. Phil Nation is actually a diaspora. Madami mga Pilipino. So, hindi lang kami dito sa Saudi. Iimbitahan ang mga mapipiling players sa Phil Nation Global Summit Camp sa Chicago, USA sa darating na Agosto. Gayon din sa National Basketball Training Center Tournament sa Mall of Asia, Manila sa March 2025. I've been playing since, I think, 2017. And had the opportunity to join the Phil Nation tryouts for experience, of course. And if I get selected, that's even better. What made me join the camp is because I really wanted to play basketball. I really wanted to join the Phil Nation, and yes, I really enjoyed it. We're glad that we have this opportunity for our kids to grow in sports. But not only sports, not limit on sports, but also on building character and building their confidence. Tiwala si Coach Mikey Kalungkagin sa talento ng mga sumaling kabataan para na rin mahasa pa ang kanilang husay. Iniimbitahan po namin lahat ng mga clubs, players around the Middle East, sa Dubai, sa Qatar, sa Bahrain, Oman, Kuwait. Kung meron man sa Jordan, we're inviting you guys to join Phil Nation. Dito po tayo magkakaroon ng magandang opportunity, magkakaroon ng mas magandang future ng mga bata. Paraan din ang camp para mas maraming kabataan ang mahilig pa sa sports at makaiwas sa bisyo. Para sa TFC News, Florante Catanus, ABS-CBN News, Dammam, Saudi Arabia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya.